Hay nako, Essie. Buti na lang niyaya mo akong lumabas. Sobrang dami ko ng pressures sa trabaho at sa kasal. Tapos tumating pa magulang ko. Ay nako, tama nga si Mami, no? Kailangan talaga natin ng break. Tsaka isa pa, miss na miss ko na talaga si Joey. Hindi ko na siya masyadong nabibigyan ng oras. Hi! Hi! I missed you. I miss you too. Talaga, kung di pa kita puntahan, hindi pa tayo magkikita. Kasi, cool ka lang. Deadmahin mo na lang. Ano ba? You want anything? Juice, water, ano? I'm okay. Alam ko naman ako gusto mo eh. Essie, relax ka lang. Don't panic. Essie! Essie, anong gagawin mo? Uy! Essie! Ayaw ka! Tama na! Ate, pasalubong ko. Essie, anong nangyari? It's okay. It's okay. Montana. Daddy. Mama, tumiiyak ka. Kasi umiiyak ka eh. Mark! Sir? Ba't hindi ka ba naka-BS? Sir, nagpunta lang po ako dito para kunin yung gamit ko. Eh, saan ka pupunta? Di ba duty mo ngayon? Kasi oh, pasensya na kayo, sir. Mas maganda ho kasi yung offer ni Ma'am Brenda sa kabilang bar. Eh, nandun na nga ho yung mga kasama ko eh. Teka! Bar? Saan bar? Diyan ho, dito ho, sir, sa kabilang bar. Saan? Diyan ho, sir, oh. Binili na nga ho ni Ma'am Brenda yung bagong bar, eh. Tsaka nga pala, sir, pinapasabi po ni Ma'am Brenda na ipu-pull out na daw po niya yung investment niya dito. Sige ho, sir. Look, Gina, I'm sorry. We did not hit the right hormone. Doc, we've been through 6 different tests already. Ilan pa ba ang possibilities? Marami pa, Gina. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin na-identify ang tamang hormone. Doc, nauubusan na ako ng panahon, pera at pasensya. We could always stop, you know. Trying. Don't stress yourself too much on this, Gina. Baka isa to sa mga reasons kung bakit may imbalance ka. Take it easy and relax. Kung ibibigay sa'yo, then it's meant to be. Ding ding, ding ding, pot. Ding ding, ding.
Hello? My loves? Send it! My loves! My loves, yung mukha mo! Hindi, natulungan mo ako sa kaibigan mo. Okay. Joey, niloko mo si Essie. Seryosong kasalanan yun. Alam ko mali ang ginawa ko. Pero naging busy siya sa pamilya niya. Alam mo, Joey, tama ka. Na mali ang ginawa mo. Kaya naiintindihan ko kung bakit gano'n na lang ang galit ni Essie sa'yo. Alam kong mali. Pinagsisisihan ko na ang ginawa ko. Kaya nga, wala na kami ni Sweetie Pie. Si Essie ang mahal ko. Yan ang hirap sa inyo mga lalaki. You only realize our worth kapag wala na kami sa inyo. Hindi ka nakakapag-concentrate sa pag-aaral mo? Ha? Ma, huwag mo na maidamay si Melanie. Ano ba naman kayo? Umalis ka ng bahay nang hindi nagpapaalam! Hindi ka pumapasok sa klase mo nang walang pasabi! I can only suspect na kasama mo na naman ang babae niyan! Ma, naman! Brian, you are in med school and you're not exactly an honor student! Napaka-responsable mo! Ma, please stop! I've been responsible all my life! Ano pa magusto niyo sa akin? Ma, lahat naman ang gusto niyo ginagawa ko. I took up medicine dahil yun ang gusto niyo. I gave up Melanie dahil yun ang gusto ninyo. Ni minsan ba naisip niyo kung masaya ako sa mga bagay na gusto niyo para sa akin? We are trying to give you the best of everything. A good life, a good education. Yun na nga ma eh. You're too preoccupied giving me things na hindi niyo man lang tinanong kung anong gusto ko. We know what is best for you. Ma, what's best for me is to let me decide kung anong gusto ko sa buhay ko. Ma, gusto kong maging photographer. Ayoko na maging doktor. You want to give up being a doctor to take pictures? You're crazy. Ma, masisiraan ako ng bait kung pagpapatuloy ko pag-medicine ko. Ma, I'm quitting med school. Kailangan gawin ko to para sa sarili ko. Kung hindi kayo isang ahin, wala akong magagawa. Anong nangyari? Negative pa rin yung test. Naramdaman mo na yung feeling na patapon ang buhay mo. Buti pa nga kayo, may mga direksyon ng buhay niyo eh. May pupuntahan.
tulad mo. Pagninegosyo. Si Jean at si Gary, pag-aasawa. Eh ako, hindi ko alam eh. Ilang taon ang sinayang ko sa medical school. Para wala lang, para sipain lang ako. Brian, may kanya kaya tayong mga problema. May mga bagay na kailangan sakripisyo at kompromiso. Ako nawala ng partner, alam mo ba yon? At hindi ko alam, baka bukas, baka sa makalawa, mawala na lahat ng pinaghirapan ko. Pero alam mo, ang pinakamalaking sakripisyo ko sa buhay. Yung pagkawala ni Melanie. Hindi na ako magkakamaling muli. Pahala na. Ako rin. Alam mo, Bri, at this point, hindi ko pa rin alam kung nagsayang ko ng oras at panahon sa relasyon namin ni Brenda. Pahala na talaga. Ang cute pa palang umiyak. Huwag ka na umiyak, ha? Uminom na tayo. Oo, huwag masyado. Pagmamaneho ka pa. Essie! My loves! Usapin mo naman ako! Essie! My loves! Ayaw kong kausapin yung ate ko. Mm, please. Kailangan ko lang talaga siyang makausap eh. Ayoko nga. Galit ako sa'yo. Pinapaiyak mo ate ko. Hindi mo pa ako talaga titigilan? My loves, hindi ako titigil. Kahit matulog pa ako dito sa labas ng bahay niyo, kausapin mo lang ako. Ito, ate. Sige. Kahit ipukpok mo yan sa ulo ko, tatanggapin ko ng maluwag sa dibdib ko. Naku, eh, bakit ko naman gagawin sa'yo yun? Wow, my loves, thank you. Sabi ko na nga ba, may pagtingin ka pa rin sa akin. Kung pwede ko naman gawin to! My love! Ano? Pwede ka na umalis? Opo, sige po. Sabi ko, uwi na ako eh.